Hello! Kumusta po? Welcome po sa ating guitar lesson tutorial. Yan. No? Dito ang ituturo ko sa inyo tatlong klase. No? Itong chords progression, memorization of minor and major chord, tsaka itong plucking. Yan. Yung mga strumming kasi basic na yan eh. Kayang-kaya nyo na yan. Dito tayo sa medyo mataas na antas na. Ang plucking ay isang hakbang na lang, fingerstyle na yan. Ayan. Okay. Ngayon, dito sa chord progression, 100% kung kayo ay interesado, 3 to 6 months, makakagawa na kayo ng sarili niyong chord progression. At dito naman sa memorization ng minor at major chords, hindi ko masigurado ano kung makakaya niyan. Pero yung ituturo ko sa inyo isang guide na para makuha nyo yung pag-memorize ng chord. Ayan. Sa plucking naman yan na ituturo ko sa inyo ngayon, ito nang sisimula natin. Ayan ha. Ayan, dito na tayo. Ito muna ang wala kayong ibang gagawin ngayon ha. Itong ilalagay sa screen yung ano niya, chords progression. Wala muna kayong ibang gagawin, ito lang muna. Yan. Pagpalagay nyo na ang tatlong bass sa taas ay bass lang talaga siya. Ha? At yung gitara, yung tatlo sa baba. Yun. Yun ang gagawin nyo muna. K of B minor muna tayo. Ha? Simula tayo sa A minor. Ngayon, pakinggan nyo itong mga ilalagay ko sa screen din na ano, pamagat ng kanta. Ito yung mga minor case. Kung wala pa kayong idea, pakinggan nyo itong mga kanta. Itong Minsan, Bert Dominic, Love Story ni Andy Williams, Tanging Ikaw, ni Sander Khan, tsaka yung Reverse Flow. Pakinggan nyo yan. Nandyan sa video ko, may mga video ako nyan. Wala muna kayong ibang pakikinggan na iba, yan lang muna. Yan mga minor case yan. Baka malito kasi kayo pag pahalo-halo yung pakikinggan nyo eh. Yan muna ang apat. Ulit-ulitin nyo yan, pakinggan nyo. At yung chords na yan idiniin ko, tugma na yan dyan sa kanila. Alam, siyempre, maaring rotation doon sa chords progression. Ayan, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong maya magtanong ha. Kasi, paano kayo matututo kung wala kayong katanungan, no? Kaya, mas maganda yung may katanungan para masagot ko kung alam ko ha. Pag hindi ko alam, siyempre sabihin ko rin na hindi ko alam. Mahirap yung gawa-gawa ng kwento, no? Kaya, yun. Maraming salamat. Panoorin nyo ulit ang susunod natin na video para makompleto yung lesson. Thank you.